dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Takip silim. Sa iba, ito ay isang hudyat ng pagtatapos ng isang nakakapagod na araw. Naranasan mo na ba sa iyong buhay ang takip silim? Yung pakiramdam mo na tapos na ang lahat at huli na para sa isa pang pagkakataon. Ano nga ba ang ibig sabihin para sa iyo ng takip silim? Ito ba isang nakakalungkot na eksena o ang senyales ng isang panibagong simula? Dear Papa Dudut, tandang-tanda ko pa ang araw na pinilit kong kalimutan ang lahat. Masakit isipin na ang akala mong pwedeng panghabang buhay ay mauuwi lang pala sa paglimot at pagwawakas. Ako po si Emily, hanggang ngayon ay puno pa rin ako ng pagsisisi sa aking buhay. Kung bakit hindi ko nabigyan ng importansya ang isang bagay na nanatili ng matagal sa akin. Masyado kong nagpakampante na magiging permanente ang lahat pero hindi pala. Andito ko ngayon sa dalampasigan at inaabangan ang paglubog ng araw. Madalas may kasama ako sa bawat pagtatapos ng araw at sabay naming pinapanood ang sunset. Pero ngayon ay mag-isa na lamang ako. At walang ibang dapat nasisihin kundi ang sarili ko mismo. Sa bawat paghampas ng alon at pagdampi ng malamig na hangin sa aking pisngi ay ang unti-unting pagbabalik ng alaala na pilit ko nang kinakalimutan. O Emily, gumising ka na dyan at maglalaba ka pa. Ang sigaw sa akin ng aking tiyahin, kapatid ni Mama, si Auntie Leti Papa Dudut. Dahil sa apat kaming magkakapatid at tanging pamamasada lamang ng tricycle ni Tatay, ang kinabubuhay namin ay napilitan akong sumama sa auntie ko dito sa Maynila, malayo sa aming probinsya sa Catanduanes. Walang asawa si auntie at isa siyang matandang dalaga. Masungit si auntie, stricto at metikulosa. Gusto niya lahat ay perpekto pero kahit na ganon siya ay maalaga naman ito at hindi madamot. Nakumbinsin niya si Mama na dito muna ako kasama siya at tutulungan niya daw akong makapagtapos ng pag-aaral. Kumukuha ako ng kursong nursing, Papa Dudut. Gusto ko kasi balang araw ay makapag-abroad. Para naman ang sa ganon ay mabigyan ko ng magandang kinabukasan ng aking mga kapatid. Kaya kahit mahirap ay pinilit kong magpatuloy. Andiyan na auntie, ayusin ko lang po itong higaan ko, ang sagot ko naman sa kanya. Kumain ka muna bago maglaba. At saka andiyan pala yung pera. Iniwan ko pambili mo ng merienda, papunta muna ako sa amiga ko at makikipag-birthday. Ang paalam ni auntie sa akin. Linggo noon at wala akong pasok kaya naman naglinis at naglaba ako para naman matuwa siya. Pagkatapos ay umupo ako sa may balkonahe at nakita ko ang masasayang mga batang naghahabulan sa aming compound. Bigla tuloy akong nalungkot. Naalala ko yung mga kapatid ko sa probinsya, siguro ay nami-miss na rin nila akong kalaro. Inintay ko ang pagbabalik ni auntie pero mag-aalas 8 na ay wala pa rin siya. Hanggang sa makarinig ako ng pagbukas ng gate. O auntie, ginabi na ata kayo, ang sabi ko dito. Hindi niya ako pinansin pero naamoy ko ang alak sa kanya. Auntie, uminom po ba kayo? Ang sabi ko pa. Alam mo Emily, minahal ko yun eh. Binigay ko ang lahat ng meron ako pero nung ginawa niya, niloko niya lang ako. Sabi niya ay masyado raw akong matagal. Hindi niya na daw kayang hintayin na maabot ko ang aking mga pangarap. Kaya ayun, pinagpalit niya ako sa iba. Ang sabi ni auntie na pasuray-suray na pumasok sa bahay. 38 na si auntie pero wala pa rin siyang boyfriend. Ngunit sabi ni mama, may lalaking minahal si auntie noon. Kaso si auntie daw ay masyado siyang maraming pangarap sa buhay. Kaya mas inuna niyang tuparin ang mga pangarap niya. Hanggang sa pagbalik niya ay wala na palang naghihintay sa kanya. Bigla tuloy akong naawa kay auntie. Pero siguro ay may dahilan ng lahat. Kaya hindi siya naging masaya sa kanyang buhay pag-ibig. Sinabi ko sa aking sarili, Papa Dudut, na gagawin ko ang lahat para sa aking mga pangarap. At kung darating man ang araw na magmamahal ako ay sisiguraduhin kong doon sa taong handa akong panindigan. At higit sa lahat ay kayang suportahan ang aking mga pangarap. O Emily,
Alam mo, may isang engineering student ang pumunta rito tapos ewan ko ba hinahanap kanya. Ang sabi sa akin ng aking best friend na si Malu. Ha? Eh paano naman ako hahanapin ang isang engineering student eh? Hindi nga ako nagagawi sa building nila. Ang sabi ko naman sa kanya. Iba ka din talaga, girl. Sobrang ganda mo, ah. Ang sabi ni Malu sa akin. Pinipilit akong alalahanin, Papa Dudut, kung meron ba akong na-encounter na lalaki sa engineering department, pero wala talaga. Hanggang sa nagaya si Malu na kumain sa kantin. Uy, teka. Halika na at tiisin mo lang yung gutom mo. Kita mo, ang daming tao ang haba ng pila. Ang sabi ko sa kanya. Ewan ko nga ba sa university namin, ang laki-laki ng tuition pero hindi madagdagan ang kantin. Ano ka ba, nagugutom na talaga ako eh. Hindi ko na kayang ipagpabahay pa ito, ang sabi niya sa akin. Dito na lang kayo umupo. Narinig ko ang boses ng isang lalaki kaya naman bigla akong napalingon. Ang gwapo niya, Papa Dudut, at sa totoo lang ay napatigil talaga ako. Maala Jake Vargas yung pagkagwapo niya na dadaanin ka sa tingin tapos ay mapapa-oo ka na lang sa kanya. Sobra, as in kamukhang kamukha niya si Jake Vargas. Oh girl, yan yung lalaking sinasabi kong naghahanap sa'yo, ang sabi ni Malu sa akin. Oh nga pala miss, ako nga pala si Mark. At eto nga pala yung notebook mo. Naiwan mo kahapon sa library kaya hinanap kita, mukhang importante yan eh. Kaya talagang hinanap kita, ang sabi niya sa akin. At habang nagsasalita siya ay hindi ko alam dahil nakatitig lang talaga ako sa kanyang mukha. Umasa ako na baka ligawan niya ako or crush niya ako. Kaya niya ako hinanap pero dahil lang pala yon sa notebook. Salamat, ang sabi ko sa kanya. Marami talaga akong gustong sabihin pero ewan ko ba dahil bigla na lamang akong natameme. Ngumiti na lamang ito at saka inabot ang notebook ko. Magmula noong araw na yon ay parang mas ginanahan akong mag-aral at dahil din kay Mark ay mas gumanda ang aking college life. Madalas ko na siyang kasabay umuwi at lagi kaming tumatambay sa park malapit sa school at sabay naming pinagmamasdan ang takip silim. Noon ay takot akong magdilim, takot akong matapos ang araw pero dumating si Mark sa buhay ko. Ang takip silim ay naging hudyat ng isang pagtatapos ng magandang araw na sigurado akong susundan pa nang mas maganda pang kinabukasan na kasama ko siya. Lingon dito, lingon doon. Lagi bang inahanap siya ng aking mga mata tapos bigla na lamang siyang susulpot. Emily, kumusta ka? Ang bunga niya sa akin isang umaga, nakita ko na naman ang nakakalusaw niyang mga titig. Okay lang naman, nakakagulat ka naman. Ang sabi ko naman sa kanya, maya-maya ay may kinuha siyang bulaklak sa kanyang bag. Para sa iyo, ang sabi nito. Grabe, Papa Dudut. Halos himatayin ako sa sobrang kilig. Flowers para santo, ang sabi ko naman. Gusto kita, Emily. Masyadong mabilis kong iisipin pero hindi kasi ako katulad ng ibang lalaki na dadaanin ka sa mga matatamis na salita at sa mga regalo. Gusto kita, Emily, at sana ipayagan mo ako maging parte ng buhay mo, ang sabi niya sa akin. Tuwang-tuwa ako, Papa Dudut, at sobrang lakas din ang pintig ng aking puso. Gusto kong sumagot ng oo pero bigla ko naisip ang sinabi sa akin ni Auntie na piliin ko daw ng mabuti ang taong aking mamahalin. Mark, alam mo sa totoo lang ay crush din kita. Kaya lang marami pa kasi akong priority sa buhay. Hindi kami mayaman, Mark. Tinutulungan ako ng Auntie ko para makapagtapos sa college. Kaya ayoko naman sayangin ang lahat ng yon, ang sabi ko sa kanya. Akala ko ay aatras siya at hahayaan na lamang ako pero nagulat ako sa mga sinabi niya. Handa naman ako maghintay at hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo pa. Basta andito lang ako para sa'yo kapag nangangailangan ka ng isang kaibigan, ang sabi niya sa akin. Hindi ko alam kung anong nagawa kong kabutihan sa mundo para mahalin ako ni Mark ng sobra-sobra. Magmula nung araw na umamin siya sa akin ay naging consistent siya sa pagpapatunay na mahal niya ako. Inamin din niya na dati pa man ay lagi na niya akong inaabangan sa library. Naging masaya ang bawat araw na magkasama kami. Naging matalik ko siyang kaibigan at
Marami ang nagsasabi na maswerte daw ako kasi sobrang loyal ni Mark kahit sobrang dami namang babae ang nagkakandara pa sa kanya. Hindi ko alam, may unti-unti na rin pala akong nahuhulog sa kanya. Ilang araw din ang nakalipas nang hindi ko siya makita kahit text or tawag man lang ay wala akong natanggap mula kay Mark. Hanggang sa nabalitaan ko na lamang sa kaklase niya na naaksidente daw ito, nabangga daw ang kanyang motor at nasa ospital. Hindi ko alam ang gagawin ko at nanlamig ang aking buong katawan, lalo na noong sinabi sa akin na malala daw ang lagay niya. Kaya naman dali-dali akong pumunta sa ospital at hinanap kung saang room siya. At nang makita ko siya ay halos maiyak ako ng madatnang ko. Ang kanyang mga barkadang andun din at iyak ng iyak. Agad akong lumapit sa kanya. Mark, gumising ka na dyan. Sabi mo hihintayin mo ako. Nangako ka sa akin pero bakit ganito, Mark? Ang daya-daya mo naman. Hindi ko pa nga nasasabi sa iyo na mahal kita. Mark, gumising ka na dyan. Ang sabi ko. Naramdaman ko ang paggalaw ng kanyang mga kamay at inihaplos sa aking ulo. Totoo bang mahal mo ko, Emily? Ang sabi niya at nakangiti ito. Taliwa sa sinabi ng kanyang mga barkada na wala na daw itong malay. Tumingin ako sa kanila at lahat sila ay nakangiti sa akin. Kayo, niloloko nyo lang pala ako, ang sabi ko, pero wala nga silang imik. Emily, tumingin ka sa akin. Mahal mo ba talaga ako? Ang tanong ni Mark. At wala na akong ibang nagawa pa kundi ang sabihin ang aking tunay na nararamdaman. Oo, mahal kita, Mark. Mahal na mahal kita. Bigla na lamang lumabas ang tunay na nararamdaman ko para sa kanya. And that is the beginning of everything. Hindi nga nagtagal ay naging kami na nga. Kahit may takot sa aking puso ay pinaglaban ko ang aking nararamdaman para kay Mark. Masaya ako tuwing kasama ko siya, Papa Dudut. Maalaga siya, mabait at sobrang mahal na mahal niya ako. Hanggang sa makapagtapos kami pareho ng kolehiyo at doon na nga ako nagsimulang aminin kay Auntie ang lahat. Congratulations, Emily. Sigurado ko na makakahanap ka ng magandang trabaho at matutulungan mo na ang mga magulang mo, ang sabi sa akin ni Auntie. Umupo ako sa tabi ni Auntie at hinawakan ko ang kamay niya. Auntie, salamat po sa lahat ng tulong ninyo, ha. Alam kong kung hindi dahil sa inyo, wala po ako ngayon dito. Nakita kong unti-unting tumulo ang luha niya. Ako man ay naiyak na rin. Ikaw talagang bata ka, basta yung mga sinasabi ko sa iyo, ha. Huwag mong kakalimutan. Tandaan mo na dapat ay unahin mo munang makatulong bago ang puso mo, ang sabi sa akin ni Auntie. Bigla ko tuloy naalala si Mark. Hindi pwedeng panghabang buhay ay itatago ko ang namamagitan sa aming dalawa ni Mark. Isa pa ay wala namang kaming ginagawang masama at alam kong kapag nakilala ni Auntie si Mark ay matatanggap niya din ito. Ah, Auntie, may gusto po sana akong sabihin sa inyo, ang sabi ko dito. Kinuha ko ang isang baso ng tubig bago ko ipinagpatuloy ang sasabihin ko kay Auntie. Ano yun? Mukhang seryoso ka ata, ah, ang sabi nito sa akin. Auntie, may boyfriend na ako si Mark at matagal na rin po kami. Tumingin si Auntie sa akin pagkatapos ay ngumiti. Noon pa man ay alam ko na. Nagulat ako sa mga sinabi niya sa akin. Ha? Ibig sabihin ay matagal niyo na pong alam? Ang tanong ko sa kanya. Nakita ko nung minsang pumunta ako sa university ninyo. Kaya inobserbahan ko muna siya tapos ikaw hanggang sa mapatunayan kong dapat kitang pagkatiwalaan sa mga bagay na tulad ng ganyan. Alam kong alam mo ang ginagawa mo, Emily. Mabuti kang bata at alam kong hindi mo ako bibiguin at ang mga magulang mo, ang sabi sa akin ni Auntie. Maraming salamat sa tiwala, Auntie. Huwag po kayong mag-alala. Iba si Mark, mabait siya at responsable. Hindi siya tulad ng ibang lalaki, kaya excited na rin akong maipakilala ko siya sa inyo, ang sabi ko kay Auntie sabay ngiti. Excited na akong ibalita ang lahat kay Mark at sigurado akong matutuwa siya na wala nang ibang hahadlang sa aming pagmamahalan. Hindi nga nagtagal ay nagkaroon din kami ng aming sariling trabaho. Natanggap na rin nga ni Auntie si Mark at sobrang saya ko dahil napakabait ni Mark at lagi niyang ipinaparamdam sa akin na mahalaga ako. Tuwing Linggo or kapag day off ko o sa trabaho ay nasa bahay siya at pinagluluto niya ako. Tapos ay tumatambay kami sa aming balkonahe at sabay nangangarap ng kung ano-ano. Mahal, salamat, ha.
ang sabi ko kay Mark habang nakasandal ang ulo ko sa kanyang balikat. Salamat para saan naman? Ang tanong naman ni Mark sa akin. Nakatitig na ako noon sa kanya. Alam mo, sobrang saya ko nung dumating ka sa buhay ko. Dati akala ko hindi na ako makakahanap ng tulad mo. Takot kasi ako magmahal dahil na rin sa mga ikinuwento ni auntie sa akin. Tapos, nakilala kita. Gwapo ka, mabait, at lahat ng hinahanap na babae ay nasa iyo. Kaya nagdalawang isip ako kung bubuksan ko ba sa iyo ang puso ko para maging tayo. Hanggang sa araw-araw ay nakilala kita ng lubos. At doon ko napatunayan na iba ka sa lahat. Ang sabi ko sa kanya at ngumiti siya at ibinalik ang titig niya sa akin. Ikaw ang buhay ko, Emily. At hindi ko alam kung paano mabubuhay nang wala ka. Kaya gagawin ko ang lahat para mapanatili ang relasyong ito. Ang sabi niya sa akin. Pangako, hindi mo ko iiwan kahit na anumang mangyari. Ang sabi ko sa kanya at niyakap niya ako. Oo naman, pangakong hindi na ako magmamahal ng kahit na sino kung hindi ikaw lang. Ang sabi niya sa akin, hindi siya romantic, hindi siya yung tulad ng ibang lalaki na mahilig sa surprises. Pero pagdating sa sweetness at pag-aalaga ay panalo naman itong si Mark. Wala na nga akong hihilingin pa, Papa Dudut, at pakiramdam ko ay nasa akin na ang lahat. Naging maayos na ang buhay namin at unti-unti nakatulong na ako kay nanay kahit na maliit ang sahod dahil kumukuha pa lamang ako ng experience sa mga public hospitals. Hindi na nga ako nakapaghintay na makilala nila si Mark. Natutuwa din ako sa tuwing sinasabi ni Auntie Papa Dudut na nakikita niya daw na mabait talaga itong si Mark. At kahit may itsura, eh mukha namang mapagkakatiwalaan. Akala ko talaga ay okay na ang lahat. Pero sabi nga nila ay walang perpektong relasyon. Hindi ko talaga inakala na sa isang iglap ay bigla na lamang magbabago ang lahat. Masasabi kong maayos na ang buhay namin, ganap na akong nurse at si Mark naman ay isa ng engineer. Naisip ko na magayos na rin ako ng papers ko para subukan naman ang kapalaran ko sa ibang bansa. Ngunit isang balitang bumasag sa aking mga pangarap. Nakasakay ako ng tricycle noon at sa hindi kalayuan ay natanaw ko si Auntie. May kausap siya at halos hindi maipinta ang kanyang mukha. Puno ng pag-alala at lungkot kaya naman dali-dali din akong buwaba ng tricycle. Nakita ko ni Auntie at nakita ko ang kaba sa kanya. Auntie, bakit po? May problema po ba? Ang tanong ko sa kanya. Umupo si Auntie at halos maluha, Papa Dudut. Emily, wala na ang kapatid mo na si Andrew. Ang sabi niya sa akin. Tumingin ako kay Auntie at hinihintay kong sabihin niyang hindi totoo ang lahat. Nagkakamali ka, Auntie. Paano mangyayari yun, di ba? Ang tanong ko kay Auntie. Emily, nalunod ang kapatid mo. Pumunta daw sila sa ilog ng mga pinsan mo tapos biglang umagos ng malakas. Hindi na nakaligtas ang kapatid mo. Ang sabi ni Auntie at wala na siyang narinig na kahit na ano na salita mula sa akin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Ang bata-bata pa ng kapatid ko, Papa Dudut. Next year ay gagraduate na siya ng high school at magpupulis daw siya pero ang lahat ng pangarap na yon ay naglaho na parang bula. Tinext ko si Mark at agad-agad ay pumunta siya para damayan ako. Iyak ako ng iyak at hindi ko matanggap na nawalan ako ng isang kapatid. Bakit ganito, mahal? Bakit kapag nagiging masaya ako ay binabawi din naman kaagad? Ang unfair naman ng buhay. Ang sabi ko kay Mark at umiiyak ako noon at tumingin si Mark sa akin. Ipinasandal niya ang aking ulo sa kanyang balikat. Lahat ng bagay ay may dahilan kung bakit nangyayari. Ang sabi pa nito sa akin. Pero mahal, hindi pa ba sapat lahat ng pinagdaanan namin para parusahan kami ng ganito? Wala namang kaming tinapakang ibang tao. Marangal kaming magtrabaho pero bakit? Sa dami-dami ng mga masasamang tao sa mundo, ang kapatid ko pa talaga ang kinuha niya. Ang paulit-ulit na tanong ko. Humagulhol ako at halos mabasa na ang damit ni Mark. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwanan. Ang mga salitang nakapagpagaan sa aking nararamdaman. Makalipas nga ang ilang linggo, Papa Dudut, ay inihatid na sa huling hantungan si Andrew. Napakasakit sa aming pamilya ang mawala ng isang miyembro pero wala na kaming magagawa. Kailangan na lang naming tanggapin ang pagkawala ni Andrew sa aming buhay. Mahirap man ay sinubukan ulit bumangon ang aking pamilya. Ang pagsubok na yon ay mas lalong nagpatibay sa aming pagsasama.
Hindi ko na ituloy ang aking pag-abroad kaya minabuti kong dito na lamang muna sa Pilipinas magtrabaho. Masasabi kong maswerte pa rin ako dahil may isang Mark na laging nandyan kapag walang wala ako. Pero dahil alam kong andyan siya at sobra niya ako minahal, ay nagpakakampante ako na hindi niya ako iiwanan. Okay na sila ni Nanay Papadudod pero ako ay mukhang napagod din ako sa pagiging matatag. Pagod na akong magpadala sa kanila. Pagod na akong tumulong sa aking pamilya. Pagod na ako sa lahat. Parang wala nang patutunguhan ang buhay ko. Pag uwi ko sa apartment na tinutuluyan ko ay andon si Mark na kaupo sa may sofa. Gumiti ito nang makita niya ako pero ako ay wala sa mood. Mahal, okay ka lang ba? Ang tanong niya sa akin. Umupo ako at tumabi sa kanya. Mukha ba akong okay mahal? Ang sabi ko dito at kinurot niya ang pisngi ko. Mahal, tara labas tayo, kain tayo sa labas. Ang anyaya niya sa akin. Kita mo na ngang wala ako sa mood tapos magyayaya ka pang lumabas. Ang sabi ko dito. Alam kong medyo nataasan ko na siya ng boses kaya marahil ay nagulat siya sa sagot ko. Bakit ka ba nagkakaganyan mahal? Ano bang iniisip mo? Ang pag-aalalang tanong niya sa akin. Maging ako ay hindi ko alam kung ano nga ba ang dahilan ng pagiging matamlay ko. Siguro lahat naman tayo ay dumadaan sa point na ganito. Ewan ko ba pero nawala na ako ng dahilan para magpatuloy pa. Alam mo yung pakiramdam na kahit anong gawin mo ay parang sinasabi ng tadhana sa'yo na hanggang dyan ka na lang. Wala ka ng patutunguhan. Ang sabi ko kay Mark at ngumiti ito, nilapit niya ang mukha niya sa akin at hinalikan ako sa may noo. Hindi pa ba sapat na nandito ako na maging rason mo para ipagpatuloy ang mga pangarap mo? Ang sabi niya sa akin. Nang sabihin ni Mark yon, papadudot ay parang na-touch ako. Bigla ko naalala na nandyan siya pero hindi ko pinapahalagan. Niyakap ko siya at binalik niya ang yakap na yon. Sa pagkakataong yon, papadudot ay nabuhayan ako ng loob at masayang masaya ako noon. At nanumbalik ang aking sigla. Pinagluto ko siya ng adobong manok na siyang paborito niya at nilagyan ko ito ng sili dahil mahilig siya sa maanghang. Pinagsaluhan namin ang gabing yon dahil kay Mark. Nahanap ko papadudot ang rason para ipagpatuloy pa rin ang laban. Naging abala ako sa trabaho, papadudot. Nagkaroon din ako ng maliit na negosyo, ang online shop. Malakas ang kita at nai-enjoy ko naman ang pagbebenta. Kahit papaano ay nakakaipon ako. Naging abala din si Mark sa kanyang trabaho dahil na-promote siya at na-assign sa ibang lugar. Yung halos everyday kaming nakikita at naging twice a month, bagay na sobra kong kinalungkot. Hanggang sa makilala ko si Anton. May binili siyang item sa akin at hindi nagtagal ay naging suki ko din siya. Alam kong mali ang maramdaman nito pero hindi ko na rin kayang pigilan. Masaya ako tuwing kasama ko siya. Tama kayo, Papa Dudut. Lumalabas na po kaming dalawa at lagi kaming magkasama. Halos araw-araw. Alam niyang may boyfriend na ako pero sabi niya ay ayos lang daw yon sa kanya dahil wala naman daw kaming ginagawang masama. Kung tutuusin ay tama nga yung sinabi niya sa akin at wala akong dapat na ikabahala. Dahil sa kanya, papadudot ay nalibang ako. Ibang iba sila ni Mark, si Anton ay easy go lucky siyang tao. Ang lagi niyang sinasabi sa akin ay dapat daw ay piliin na maging masaya. Kung ano yung alam kong magpapasaya sa iyo ay subukan mo at huwag ka nang magdadalawang isip pa. Sa tuwing tumatawag si Mark sa akin ay lagi kong sinasabi na ayos lamang ako at pagbubutihin niya lang ang kanyang pagtatrabaho. Feeling ko ay hindi naman yon nakakahalata kasi alam kong busy din siya sa trabaho niya. Napaka hardworking kasi ni Mark. Minsan nga ay sobrang naiinis na ako sa kanya kasi kahit na oras naming dalawa ay inaatupag niya pa rin yung trabaho niya. Yung parabang less priority ako na never kong naramdaman kay Anton. Ano ba tayo? Tanong ko sa kanya nang minsang lumabas kami sa isang coffee shop kung saan ay malayo sa mga taong nakakakilala sa akin. Ayoko kasi na baka malaman ni Mark ito. Masaya tayo, ang maikli niyang sagot sabay ngiti sa akin. Guwapo din si Anton, mapupungay ang kanyang mga mata, matangkad at moreno. So ganun lang yon, ang sabi ko sa kanya. Sandaling nabalot ng katahimikan kaming pareho. You want me to take this to the higher level? Ang sabi niya sa akin na nagpabilis ng pintig ng aking puso. Ha, anong ibig mong sabihin? Ang sabi ko sa kanya na kunwari walang ideya sa sinasabi niya sa akin.
Sa apartment ko mamayang gabi, I'll see you, ang sabi nito. Ewan ko ba kung anong kalokohan ko kung bakit parang nagustuhan ko yung pag-anyaya niya sa akin. Pumunta nga ako na hindi ko iniisip kung tama ba o mali ang gagawin ko. At doon na nga nangyari ang lahat. Sa unang pagkakataon ay dinala niya ako sa lugar na hindi ko pa nararating. Ibang-iba nga sila ni Mark na sobrang gentle sa akin. Pero aaminin ko na gusto ko ang lahat ng meron sa amin ni Anton at sa piling niya, Papa Dudut. Masaya ako. Masayang masaya. Halos isang buwan na hindi kami nakapagkita ni Mark at sa mga panahong yun ay si Anton ang pumuno ng lahat ng aking pananabik sa kanya. Mahal, namiss kita ng sobra. Ang sabi ni Mark sa akin nang umuwi siya, isang mahigpit na yakap pa nga ang binigay niya sa akin. Kailan ka pa nandito? Ang tanong ko sa kanya. Bigla akong kumawala sa kanyang pagkakayakap. Hindi ka ba masayang makita mo ako, mahal? Ang tanong niya sa akin. Hindi naman sa ganun, kaso'y nabigla ako. Wala ka naman kasing sinasabi sa akin. Ang sagot ko naman sa kanya. Sinadya ko yun. Gusto kasi kitang i-surprise. Ang sabi naman niya. Kitang-kita sa mukha ni Mark na masaya siyang nakita ako. Pero isa lang ang ibig sabihin nito sa akin na hindi ko na madalas makikita si Anton. Mahal? Okay ka lang ba? Parang lumilipad yung isipan mo, ha? Ang sabi nito sa akin. Medyo natigilan nga kasi ako noong kinausap niya ako, Papa Dudut, kasi naalala ko na may usapan pala sana kaming dalawa ni Anton ngayon. Sasamahan niya akong mamili para maibenta ko. Wala, may naalala lang ako. Mahal, pwede bang dito na lang tayo sa bahay? Lutuan na lang kita ng paborito mo. Ang sabi ko naman sa kanya. Ayaw kong magpahalata, Papa Dudut, dahil ayaw kong mawala si Mark sa akin. Pero ayaw ko ding mawala si Anton. Naguguluhan talaga ako at hindi ko alam kung sino nga ba ang dapat kong piliin sa kanilang dalawa dahil pareho ko na silang mahal. Muling umalis si Mark para magtrabaho, nakahinga akong muli ng maluwag dahil may pagkakataon na muli kaming magkita ni Anton. Doon ako sa apartment ni Anton tumuloy dahil ang gusto daw nito ay lagi kaming magkasama. Everyday pinaglulutuan ako ni Anton ng masasarap na pagkain. Punong-puno ito ng mga surprises na gusto ko din gawin ni Mark sa akin. Kaya lang si Mark ay puro siya pangarap. Gusto niya ay masettle muna ang lahat bago niya ako pakasalan. Ang tanging gusto ko lamang, Papa Dudut, ay isang simpleng buhay. Basta magkasama kaming pareho. Buti pa si Anton, masayang kasama, walang boring na araw kapag nagkukulitang kaming dalawa. Babe, kailan mo ba hihiwalayan si Mark? Ang tanong niya sa akin. Nakahiga ako sa kanyang balikat at niyakap ko siya. Pwede bang hindi ko muna sagutin yan? Ang sabi ko dito. Tumingin siya sa akin at hinalikan ako. Gusto ko lang naman na akin ka na. Ayokong may iba pang mga kahati. Gusto kong buong buo ka na sa akin. Ang sabi naman ito at sa palagay ko ay sobrang sweet na mga salitang binitawa ni Anton. Hinalikan ko siya hudyat na gusto kong angkinin niya ako. Nang makaipon na ako, Papa Dudut, ay nag-ayos na rin ako ng mga papers ko para makapagtrabaho sa ibang bansa. Natanggap din si Anton kaya sabay kami naglakad ng aming mga papeles. Masayang masaya ako dahil kapag nag-ibang bansa na ako ay mas malaki na ang maibibigay kong tulong kina nanay sa probinsya. At hindi lang yan, malayo ko nang mamahalin si Anton. Nang umuwi muli si Mark ay nasabi ko ang tungkol dito. Akala ko ay magagalit siya dahil hindi ko kaagad nasabi sa kanya ang aking plano. Pero natuwa pa rin ito. Hindi pa rin tumigil si Mark sa panunuyo sa akin na ayusin ang aming relasyon. Hindi nga daw kayang mawala ako sa kanyang buhay. Pero hindi pa rin siya ang aking pinili. Sumama ako kay Anton at pinagpatuloy ang aking pangarap sa Canada. At mga unang buwan namin doon ang pinakamasaya sa lahat. Uwi ako sa trabaho na handa na ang aking pagkain. Tapos may warm bath pa ako na siya mismo ang naghanda. Napaka-sweet nito ni Anton sa akin pero hindi din mawala sa isipan ko si Mark. Araw-araw ay nakakabasa ako ng message niya na mag-ingat daw ako at maghihintay siya sa akin. Halos 6 na buwan na ganon, Papa Dudut, hanggang sa nakulitan ako sa kanya at tinawagan ko siya. Hello Emily, buti na lang at sa wakas ay kinausap mo din ako. Kumusta ka na dyan? Okay ka lang ba? Ako eto, andito kasama sila tatay sa probinsya ninyo. Miss na miss ka na rin daw nila.
At miss na rin kita, Emily, ang sabi niya sa akin. Naging ka-close na nga ng aking pamilya si Mark, kaya naman ang hirap sabihin sa kanila na wala na talaga kami. Mark, please, tama na. Pareho lang natin niloloko ang ating sarili, ang sabi ko sa kanya. Natahimik siya sa kabilang linya. Emily, hindi mo na ba talaga ako kayang mahalin? Ang tanong niya sa akin. Malungkot na ang naging tono niya. Mark, I'm so sorry pero ayoko na. Live-in na kami ni Anton ngayon at masaya akong kasama niya. Yung mga ginagawa niya sa akin, yun yung mga bagay na hinahanap ko sa iyo noon. Siya yung pumuno ng lahat ng mga pagkukulang mo, ang sabi ko sa kanya. Hindi nagsalita si Mark, kunit narinig ko ang malakas na buntong hininga niya. Kung saan ka magiging masaya, Emily, yun ang pipiliin ko. Akala ko ay kaya ko pang itama ang lahat ng mga pagkukulang ko. Akala ko ay pwede pa nating maibalik ang lahat pero akala ko lang pala yun. Sorry, Emily, sa lahat. Mahal na mahal kita at sana'y maging masaya ka na, ang sabi nito. Sabay baba ng telepono at magmula ng araw na yon ay wala na akong narinig pa mula kay Mark. Buong akala ko ay magiging okay na ang lahat pero hindi pala. Nag-iba si Anton at madalas ay umuwi siyang lasing o kaya naman ay halos hindi na niya ako kausapin. Sa tuwing tinatanong ko siya kung may problema ba siya ay hindi naman ito sumasagot ng maayos. Hindi ko alam na magiging ganito ang mangyayari sa amin. Napag-alabang ko din na 2 linggo na pala akong buntis. Tuluyan na nga nagbago ang lahat. Wala na yung dating Anton na pinili ko. Nagpakamartir ako sa tuwing uuwi siya na may kasamang babae. Lumabas na ang kanyang tunay na kulay pagkatapos niyang kunin ang lahat ng meron sa akin. Pinagbubuhatan niya din ako ng kamay. Lagi siyang galit kapag walang nakahandang pagkain. Kaya kahit pagod na pagod ako sa duty ko ay pinagsilbihan ko pa rin siya. Pinili ko pa rin magtiis, Papa Dudot, dahil sa wala akong ibang kakilala dito sa Canada. At isa pa ay ayaw ko ding mawala ng ama ang aking magiging anak. Hanggang sa ilang araw pa nga ang nakalipas ay na-confine ako at sinabi ng doktor na dahil daw sa overfatigue na wala ang batang nasa sinapupunan ko. Labis ang aking panghihinayang at parang gumuho ang aking mundo. Sunod-sunod ang mga pasakit yon. Walang pakialam si Anton dahil nalulong na siya sa bisyo. Iniwan ko na siya at lumipat ng ibang matitirhan. Akala ko'y hahanapin niya ako at marirealize niyang nagkamali siya pero hindi ganon ang nangyari. Lahat ng inipo namin, Papa Dudot, ay inubos din niya. Walang wala ako noon. Naalala ko si Mark. Siguro kung siya ang pinili ko ay hindi ito mangyayari sa akin. Siguro kahit simple ang buhay ay masayang masaya pa rin ako. Sinayang ko ang halos 7 taon namin ni Mark para sa isang parandaliang kaligayahan. Naging marupok ako sa tukso at yon ang pinagsisisihan ko. Hindi ko pinaalam sa aking pamilya ang mga nangyari sa akin. Pinilit kong bumangon para sa aking sarili. Ayaw kong umuwi ng Pilipinas na ganito. Na walang wala ako, kaya naman nagtiis ako, Papa Dudot. 4 na taon na nadagdaga ng 2 taon. Hanggang sa unti-unti ay naibalik ko ang aking buhay. Nabuo kong muli ang aking pangarap na minsang nawasak dahil sa isang pagkakamali. Uling balita ko ay umuwi na ng Pilipinas si Anton at nagkapamilya na. Nagsisisi ako sa mga nagawa ko kung sana'y maibabalik ko lang ang panahon. Magiging kontento ako sa mga bagay na meron ako at pahahalagahan ko si Mark, ang taong hindi ako iniwanan. Pero asa na nga ba si Mark? Biglang lumakas ang pintig ng aking puso dahil sa mga susunod na linggo ay uuwi na ako sa Pilipinas. Pagkalipas ng halos 7 taon ay nakabalik ulit ako sa amin. Sariwang hangin at maayos na din ang aming tahanan. At hindi lang yan, Papa Dudot, may trabaho na rin ang halos lahat ng aking kapatid. Sobrang saya ko pero pakiramdam ko ay may kulang pa rin sa akin. Anak, kumusta ka? Ang tanong ni nanay. Nakahiga ako sa may duyan sa likod ng bahay at kitang kita ko ang bukid. Huminga ako ng malalim. Sa dami ng mga nangyari, nay, masasabi kong naging matatag ako at sobrang dami kong natutunan. Siguro dahil sa masyado pa akong bata kong mag-isip at inuna ang kaligayahan kesa sa kinabukasan. Kaya ako siguro nagawa ang mga bagay na yon, ang sabi ko kay nanay.
Alam nila ang lahat ng mga nangyari at ang lahat ng kapalpakan ko sa buhay. Pero ni minsan na hindi nila ako hinusgahan. Bagkos ay mas minahal nila ako at pinili nilang intindihin ang aking mga pagkakamali. Alam mo anak, lagi si Mark na nagpupunta rito. Umiiyak at humihingi ng sorry sa amin ang tatay mo dahil hindi ka daw niya naprotektahan dahil masyado siyang nag-focus sa mga pangarap niya para sa iyo. Hindi niya namamalaya na unti-unti ka na palang nawawala sa kanya. Sinisisi niya ang kanyang sarili. Napakabait na bata niyang si Mark at nang malaman niya na nakabangon ka na ay tuwang-tuwa siya. Ang sabi ni nanay sa akin, hindi ko namalaya ng pagtulo ng aking mga luha. Mahal na mahal ko si Mark at hindi ko alam kung bakit hindi ko yun nakita. Mas nanaig yung kagustuhan ko na maging masaya. Hindi ko naisip na panandalian lamang pala yun at si Mark ang tunay kong kaligayahan pero wala na siya. Ang huling balita ko sa kanya ay nag-ibang bansa din ito at doon ay nagpatuloy ng kanyang panibagong buhay. Ang sabi ni nanay, mukhang imposible na talagang magkita ulit kami at sigurado ako na imposible niya ako mapatawad. Hanggang sa isang araw ay muli kaming pinagtagpo ng tadhana. At nang muli kong makita si Mark ay biglang nanumbalik ang lahat ng sakit at saya ng pinagsamahan namin. At sa pagpasok niya sa bahay namin ay umaasa ako na eto na rin ang pagbabalik niyang muli sa aking buhay. Madalas kaming magkasama ang lumabas kaming dalawa at nag-i-enjoy naman kami sa bawat oras na lumipas. Di minsan na hindi ko inopen sa kanya yung mga nangyari sa aming dalawa. Natatakot ako na baka maalala niyang muli yung mga sakit na naidulot ko sa buhay niya. Yung biglaan kong pag-iwan sa kanya para sumama sa iba para tuparin ang pangarap ko na wala siya. Masyado kong nasilaw sa pangungulila sa kanya at sa kagustuhan kong maging masaya ay hinanap ko pa yun sa iba. Siguro yun ang malaki kong pagkakamali. Nagpadala kasi ako sa lungkot kaya ako nagawa yun. Pumunta kami sa dati naming tambayan sa may park malapit sa school. Gaya ng dati muli naming pinagmasdan ng takip silim. Alam kong kasalanan ko papadudot ang lahat ng mga nangyari sa amin. Kaya kahit nakainin ko pa ang pride ko ay gagawin ko para bumalik lamang si Mark sa akin. Nay, tama ba ang gagawin ko? Ang tanong ko kay nanay, tumabi ako sa kwarto ni nanay. Humingi ako ng suporta kung tama ba ang gagawin ko. Anak, maikli lang ang buhay. Kaya kung ano ang makapagpapasaya sa iyo ay gawin mo. Ang sabi ni nanay sa akin, yumakap ako sa kanya at mas lalong lumakas ang loob ko na gawin yon. Kinabukasan papadudod ay naghanda ako. Nagpaganda at tinext si Mark. Sumagot naman kagad ito dahil may sasabihin daw siya sa akin. At muli nga kaming nagkita sa aming dating tagpuan kung saan ay nagsimula ang lahat. Invitation? Ikakasal ka na? Nang makita ko ang invitation card na hawak ni Mark. Oh Emily, ikakasal na ako sa nanay ng magiging anak ko. 3 taon na din nung mag-ibang bansa ako at nakilala ko si Michelle. Sobrang bait niya at naiintindihan niya ako na hindi ko pa siya kayang mahalin ng buo kasi mahal pa kita. Akala ko noon na hindi ko na kayang magmahal pero tinulungan niya ako magtiwala muli at buksan ang aking puso kaya hindi nga nagtagal ay napamahal na rin siya sa akin. At binayaan kami ng anak kaya umuwi kami ng Pilipinas para dito magpakasal ang wika niya. Ewan ko kung nagpapakatanga ba ako pero pumunta ako sa kasal ni Mark papadudot at doon ko nakita kung gaano siya kasaya. Yung mga ngiting dati ako ang nagbibigay sa kanya pero ngayon ay wala na. Iba na ang nagpapasaya sa kanya. Lahat ng sinabi niyang mangyayari sa kasal namin ay ginawa niya sa kanyang kasal pero hindi na sa akin. Ang sakit-sakit na makita ang taong mahal mo na masaya na sa piling ng iba. Ang worst papadudot dahil ikaw din naman ang naging dahilan kung bakit siya nawala. 5 taon na ang nakalipas pero hanggang ngayon, andito pa rin siya sa aking puso and no one can ever replace him. Sa ngayon ay masaya na ako nag-aalaga ng aking mga pamangkin. Wala pa rin kasing nagtatangkang mahalin ako. Siguro dahil may edad na rin ako. At sa edad kong 39 ay masaya na rin akong nakikitang masaya ang aking mga kapatid at ang mga pamangkin ko. Sa kanila ko na lang ibinuhos ang lahat ng aking lakas at sila ang naging inspirasyon ko para magpatuloy pa rin sa buhay sa kabila ng lahat. Hindi man ngayon pero alam kong balang araw ay matatagpuan ko din ang lalaking muling magpapatibok ng aking puso.
Maraming salamat Papa Dudut sa pagkakataong ibinigay ninyo para maibahagi ko sa inyo ang aking kwento. Naway makatulong po ang aking naging experience para sa mga taong parehas sa aking pinagdadaanan o sa mga taong sa kasalukuyan ay pinagdadaanan ang aking naging sitwasyon. Huwag sana nating sayangin ang pagkakataong meron tayo para pahalagahan ang mga bagay na mas importante sa buhay at yon ay ang pagmamahal. At hindi lang panandali ang kaligayahan. Nasa takipsilim man ako ng aking buhay ngayon, alam kong balang araw ay muli ko ding makikita ang isang magandang umaga. Maraming salamat Papa Dudut, more power sa iyong YouTube channel. Lubos na gumagalang, Emily. Hindi talaga maiiwasan ang minsang masilaw tayo sa mga bagay na pwede sa ating maibigay ng ibang tao. Wala namang perpektong relasyon mga kaistorya. Laging may nagkukulang at laging may nagtatalo. Pero sana ang kakulangan na yon ay hindi maging dahilan para bumitaw tayo. Dahil ang unang sumuko ay ang talo. Dahil sa isang relasyon, may takipsilim din. Pero siguradong pagkatapos ng takipsilim ay may panibagong simula ng isang magandang umaga. Basta huwag ka lang susuko sa ngalan ng pag-ibig para sa huli hindi ka din magsisi. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.